Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi partner. Hi partner. Mukha nakapag-recharge ka na, ha? Kumain ako ng madaming kanin. Normally hindi ako makain ng umaga. Ganito pa lang effect sa akin pag nakainom the night before. May paggutom the next day. Nakalimutan ko na kasi yung feeling ng medyo mas mataas than usual limit ng alcohol eh. Okay, so hindi naman lasing level. Medyo. Tipsy siguro yung mas tamang word. Ay, lasing dun din. O yun, lasing nga. Nakakatawa pa kagabi, sabi ko pa din sa mga kasama ko, nandiyan na yung sundo ko ha, pag naglakad tayo palabas, kunyari hindi tayo lasing. Pero tapos, gumigewang-gewang kayo. Hindi naman kami gumigewang. Ayos naman kami. Nakakatawa kasi, sabi namin, sige, ganyan. Sige, game. Pero pag sundo sa akin na asawa ko, parto, andal-dal namin. Hindi kami nakaalis agad. Ganun. Tsaka yung amoy na amoy ka. Wala diba? Namang amoy. Ay, wala ba? Oo. Pwede sa bagay, mas matapang kinain mong chorizo. Oo eh. Mas marami ako kinain, Ano nga yung chorizo nga? Namulutan talaga tayo doon. So, ano yung mga pulutan nyo kahapon? Yun yung nakaka-excite din. Siyempre, maliban dun sa mga sa iniinom. Hindi ko maintindihan eh. Parang pang mayaman. Ang kilala ko lang dun, grapes. Yun yung mga tinira ko. Sabi ko, ay, kukuha ako ng maraming grapes kasi nagkaka-grapes lang kami pag may sakit. Ba't ganun ano? Nag-grapes lang po tayo kapag ka merong may sakit. Yung dadalawin mo, tapos magbibigay ka ng grapes. Mahal ba siya? Tsaka hindi, ewan ko, sa mga Pinoy, no, ang impression kasi natin, parang bongga yung grapes. Di ba natanda mo dati nung pumunta kami sa condo mo, tapos may dadating na artist. Yung tumutun. Tungto talaga ako. May grapes sa table. Taray! Kaya, grapes. Kaya pag kulay ako, green na mobile. Yes, seedless. Pero pag pumunta ako sa bahay niyo, part, at sa may grapes, nasabihin ko talaga, huwag ka na magpa-impress sa akin. Huwag mo akong na-echo sa center table. May grapes talaga sa center table nila Chuper. So, taray mo, paano si kuya? Pasikat. Tsaka fresh na fresh na. Kumpul-kumpul talaga. Hindi tama, pitas-pitas. Tama. Yun talagang talagang hitik na hitik. Yun. Ang daming grapes. Taray talaga. So, kasi may ganun tayong impression. No? Oh my God, pag grapes. Hindi ko alam kasi mahal ba siya? Siguro. Hindi ko rin mawari kasi di ako bumibili din yan. Kasi totoo naman, kapag kami nagbigay, edi thank you. Kapag kami sakit, bibigyan din ako niyan, thank you. At yan, ganyan, kapag may libreng party, tas kasama siya sa grazing table. Diba? Tira-tira talaga sa grapes. Diba yung mga iba, sa grazing table, kukuha lang sila ng cold cuts, yan, ganyan. Cold cuts, yes. Tapos cheese, ganyan. Tapos kaunting grapes ng raisins. Tama. Mga nuts, ganyan. Yung sarap ng pulutan nun. Yung pulutan nyo kagabi. Yes, pang mayaman. Shala naman nun. Siyempre, no. Kaya siguro, tama, walang amoy yung ininom ko. Kasi mas madami akong tinira ng chorizo. Chorizo ba tawag doon? Di ko rin alam. Mukhang chorizo ginayat mukhang, lang eh. Mukhang chorizo ginayat. Ginawa ng triangle, naging social na. Nakakalurking. Binagay lang sa magandang plating, di ba? Binigyan ng magandang plating. Uy, pero totoo naman ha, minsan, yung kailangan mo lang ding matutunan gawin yung mga bagay-bagay. Kasi mas mura pala. Kapag halimbawa, hindi ko naman po sinisiraan yung mga nagbebenta ng grazing. Tsaka negosyo nila yun. In fairness, kapag may occasion yan talaga, mag-hire tayo maganda. Diba? Pero kung halimbawa yung gusto mo lang, trip mo lang, ganyan, pwede mo siyang gawin eh. I-practice mo sa bahay. I-practice mo sa bahay. Gagayahin mo lang naman eh. Keso-keso nga lang yun eh. Gagayat-gayatin mo lang eh. True. Totoo naman. Ganun kadali, diba? Diba? Keso-keso, gayat-gayat. Tapos mga parte-parte ng mga hindi lutong mga Taka yun, diba? Parang dingdong yata yung ilalagay nila sa gilid-gilid lang. Ay, huwag ka mag-dingdong. Ano ba yun?
Itawa-tawa ka, daming laway na tumansik. Sorry. Yung di mo napigilan. Sorry, nakita ko. Ang dami. Mga dalawang kutsarang laway yun, ha? Shower time! Ang dami laway, tumalsik sa akin. Huwag ka mag-alala, bagong antigen ako, negative. Nung ano, kahapon lang bagong antigen. Grabe, tawa-tawa. Natawa kasi ako sa nagpapasosyal ka. Tapos, pwede mo... yung mani mo, dingdong. Eh, di ba yun nga yun? Kasi sabi ko, dingdong lang. Eh, masarap naman kasi yun. Masarap naman yung dingdong. Assorted super, kasi siya. Oh, may green peas, masarap. May mani. Oh, di ba? Masarap. Kulang nalang sabi mo, Captain Seed. O, isa pa yun. Captain Seed ang sarap din, di ba? Kaya. Hindi kasi kahapon walang dingdong. Ah, walang dingdong. Kasi nga, shala-shala, ganun-ganun. Hindi, pero yun din ang hinahalo ng iba, minsan dingdong. At ang sarap kaya. Kasi na... mga kropek, di ba? Yan, ganyan. Oh. Masarap naman kasi sobrang malasa. Eh, sa bagay, yung mga social na mga mani, wala silang lasa eh. Oo, totoo, yung roasted, mga, no? Oo, mga roasted kineme root. Gusto talaga natin yung mabawang. Yung maraming iodized salt. Yo, yung sobrang alat, ganun. Super alat. May, ano, may kasama sili, di ba? Yung ito yung sili. Yan, ang gusto natin. Oh, sarap. Gabi yung tawa. Gabi yung shower. Laway shower. Huwag ka mag-ala. Huwag matakot. Bagong antigen. Ayan. Correct. Negative. Ako sa inuman, yun din yung hinahabol ko. Pulutan. Pulutan talaga. O kunyari, ako yung magpapainom o meron na bisikita sa bahay, mm-hmm. I'll make sure na masarap talaga yung pulutan. Tama. Kasi ano yun, it's really part of the tsaka pampatagal yun ng pampatagal bago malasing yung mga tao. Oo. Yun yung purpose nun, di ba? Yun ba yung purpose nun? Or pantanggal ng lasa, ganun. Hindi, dapat masarap. Oo, dapat masarap. Sisig kadalasan yan, yung bagong aho na sisig. Tama. Di ba? No. With egg. Oo. And maanghang. Marami sibuyas. Oo. Sarap ba yan, nun. Tapos may siling berde. Ay, nako. Sarap talaga nun, no? Naman. May sili pang purple. Kasi kung... Uy, may siling purple. Nga. Korean sili. Yun ba yung Korean? Ito, di ba punta kami ng ano? Ito, Tagaytay. Ito yung, hindi, Baguio. Oo. So, dun sa Mines View Park, ang dami nagbebenta ng mga halaman doon. So, yung nakakatch talaga ng attention ko, partner, yung Korean sili na purple. So, sabi ko, Korean sili, tari, purple. Ganyan pala sa Korea yun. Oo, sabi ko, purple yung sili. Nung nasa amin na partner, pumupula na siya. Ano nangyayari? Ano nga ba na hangin dito sa may Pasay City? Lumalabas yung totoong kulay. Lumalabas yung tunay niyang kulay na hindi siya purple. Sabi ko na, ginobos niya yan, no? Hindi ko alam kung bakit. Ginobos yung sili, ha? Hindi ko alam, parang pumupula siya, partner. Seryoso. Oo nga, hindi, meron din kami sa bahay niyan dati. Pero purple ikaw, talaga. Ikaw, makati pa ng bagay, meron sa bahay namin yan. Aba, mali ko, nakapunta ba ako sa bahay niyo? May grips ba doon? Pag may grips sa bahay niyo, pupunta ako. Oo, pag nahihinog na siya, Nagiging pula na rin. Oh, so nagsistart talaga siya sa ano, sa purple. Oh, sa atin, kumbaga instead of green, sa kanila purple. Korean sili yung nakalagay eh, galing daw Korea. Ah, so talagang ano, so red talaga mag-red siya. Siya. Ah, okay. So, kasi tinitingnan ko kanina, kakadaan ko lang, sabi ko, ba't parang pumupula na siya? Ano ito, scam? Kasi binili ko siya because it's purple eh. Oh, na parang ang kakaiba. Cute, di ba? Kakaiba. Parang kapag nilagay mo siya as garnish, parang, uy, kakaiba, purple. Oh, ganun. Correct. Pero man, nakakagulat naman yun kung naging kamatis, di ba? Oo, yun na. Doon na tayo na scam talaga. Bumili ka ng sili nung lumaki kumatis. Yun, scam talaga. Huwag na nating paabutin doon. Oh, it's a Friday today, partner. Oo nga. At kapag ka Friday, meron tayong kinakausap ng mga tambalanista. Meron ba tayong tambalanista dyan? Oh, ay, habol natin. Habol Perito, natin ng ilang minuto. Oy, hello. Hi. Hello po. Ay, naku, tawang-tawa. Hello. Wala pa man. Hi po. Sino tong kausap namin? Si Boy Pintot. Si Tali. Sino? Si Sally, hello, I'm Sally. Sally, good morning. Taga saan ka? Dinulat
ako. Hindi talaga ako nakapag-kilay. Actually, Sally, yun lang sasabihin ko saan eh. Meron po tayong bagong kwento ng Mahiwagang Burnay. Ang title po, Ang Nawawalang Kilay ni Sally. Ang Nawawalang Kilay ni Sally. Okay nga yan, natural na ganda. Oo diba? Nga. Nasaan ka, Sally? Taga saan ka? Sa Hong Kong. Ay, nasa Hong Kong. Tingin nga. Ako yung lagi nagpapabati sa'yo. Talaga? Patingin nga ng Hong Kong tingin sa labas kung talaga nasa Hong Kong. Patingin nga kung nasa Disneyland yan. Oo. Ayan. Nasa ang patingin. Ayan, bintayo ng aking. Ay, oo nga. Nasa 32nd floor ako. Parang BGC eh. Niloloko mo kami. Charot. Nasaan ka na sa ano? Nasa condo, di ba? Nasa condo ka. Uh-oh. Ayan. Ah, nag-work ka ba dyan, Sally? O anong-ano ginagawa mo dyan sa buhay? DH pa dito. DH. DH? Oo, gano'ng kadagal ka ng DH? 3 taon na. 3 years? Ah, bago mag-pandemic. Hanggang inabot ka na ng pandemya dyan. Tama. Oo, kaya hindi pa makauwi. Oo nga eh. Pero totoo ba na ano na hindi na kailangan, wala nang quarantine pag pumunta ng Hong Kong? Pwede nang bumisita? Oo, ako yung nagbigay. Ikaw nagsabi. Ayun, ikaw pala yung nagsabi noon. O, diba? O, ipon ka lang dyan. Ilang taon ba yung kontrata mo dyan? Oo nga, ilang years ang contract. Bale, hanggang next year ang tapos ng second contract ko. Ah, okay. Ayun. So, kaya sinasabi namin to para alam mo na. Alam mo na, Sally. Para malayo-layo pa lang, alam mo na, 'di ba? May time ka pa para maghanda. Yeah, dito diba? Naman sa Love Radio open na din. Pwede na kaming bisitahin, 'di ba? O Sally, salamat. Alam mo, nagkaroon kami ng adjustment sa oras namin dito sa Tambalan kaya hindi ka namin pwedeng makausap ng matagal, but we're happy na nakausap ka namin at nag-yes ka makipag-usap sa amin kahit wala ka pang kilay. Hindi mo na prepare. Nagulat ako kay Boy Tindot. Hayaan mo na, minsan talaga kung ano yung hindi na paghahandaan, yun yung natutuloy, 'di ba? Aminin niyo na. Minsan kapag kung kailan naghahanda saka hindi natutuloy, o pag hindi na paghanda natutuloy, o 'di ba? Nakausap mo pa kami. Matagal ka na bang tambalanista? Oo, since 2007. Wow! Nung mga time na kami pa ay may album. Oo, ayan. Sa mga Totoy at Nene pa kami noon. Sabi ko nga sa'yo, diba, kasabay ng anak ko lumaki ang Tambalan. Kasi 2008, pinanganak ko yung aking bunso. Napinabati ko pa sa'yo yun. Aww, huwag ka na magalit kung hindi ko matandaan. Kasi ulam ko nga kanina, limot ko na. O, Sally siya. Salamat at mag-iingat ka dyan sa Hong Kong, ha? Ingat ka dyan, ha? Ingat! Pabait! Okay, bye! Magkilay ka na! Pero sila, kasi mataas na yung araw. Thank you, Sally! Thank you! Ayan, mga tambalanista natin, di ba? Nakakatuwa na may mga nakakausap tayo mula sa iba't ibang panig ng mundo. At saka, mga ano, tambalanista. Yes, and people from all walks of life. Yes, di ba? Diba? Nakakatuwa nga, ano, ma-discover, makausap ang mga gantong klase ng tao kasi natututo tayo sa kanila. Koreka. O mamaya pag-usapan pa natin yan sa pagpapatuloy na ating Facebook Live. Exit na po muna kami. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion